Daluyan ng karunungan, pandayan ng kahusayan, pinayaman at salukan para sa dalisay na kaalaman. Sandigan ng Batang Isabelenyo, edukalidad ang hatid serbisyo. Magandang umaga. Handa na ba kayo para matuto sa ating arili? Pagkilala ng mga bahagi ng pananalita. Sa wika at panitikan. Oras na para sa mga araling bubuhay sa pusong Pilipino. Mga leksyong hahasa sa diwang makabansa. Kahusayan sa wika ay lilinang. Kagalingang pangretorika ay huhubugin. Edu, aksyong Pilipino. Filipino. Alam mo ba na sa araw-araw nating pamamalagi rito sa mundo, tayo ay nakararanas ng iba't ibang problema. Kailangan natin itong harapin at gawan ng kaukulang solusyon. Ikaw, anong gagawin mo sa sitwasyong ito? May exhibit na inihahanda ang inyong klase. Sa araw ng exhibit, naatasan kang magdala ng kamera upang makunan ng litrato ang nasabing okasyon. Pagsapit ng araw ng exhibit, nakalimutan mong dalhin ang iyong kamera. Kung may sagot ka na, tandaan lamang ito at alamin kung tama ang iyong sagot pagkatapos ng ating aralin. Maghanda at alalahanin ang inyong mga naoobserbahang suliranin at sasamahan ko kayong hanapin ang solusyon gamit ang gabay ng module sa ating aralin. Sabay nating palawakin ang inyong dunong sa pamamagitan ng pakikinig at pag-unawa sa talakayan natin sa radyo. Ako ang inyong Teacher Daniel. Siyang gagabay upang matuto sa wikang Filipino at araling Filipino. Bago natin simulan ang ating leksyon, balikan muna natin ang ating mga napag-aralan noong nakaraan. Pakinggang maigi ang panutong aking babanggitin upang maibigay ang tamang kasagutan. Handa ka na ba? Umpisahan na natin! Ano-ano ang iba't ibang uri ng pangungusap na maaring gamitin sa pakikipagdebate? Napakahusay. Ang iyong sagot ay tama. Ang mga pangungusap na pasalaysay o paturol, patanong, padamdam, pautos, at pakiusap ay ginagamit sa pagsasalaysay sa pakikipagdebate tungkol sa isang issue. Upang lalong malinang ang iyong kakayahan, ang ating paksa ay nakapagbibigay ng maaring solusyon sa isang naobserbang suliranin. Ito ay sadyang inihanda para sa inyo na layuning mapagbahagi ang isang pangyayaring nasaksihan. Sa pagsisimula ng ating paglalakbay, sagutin nyo ang gawain upang maipakita ninyo ang inyong dating kaalaman hinggil sa paksang ating pag-aaralan sa mga oras na ito. Alam nyo ba na sa araw-araw nating pamamalagi rito sa mundo, tayo ay nakararanas ng iba't ibang problema? Kailangan natin itong harapin at gawan ng kaukulang solusyon. Sa mas mabisang pagkatuto, hinihiling ko na hawakan ninyo ang inyong ballpen, papel at learning activity sheet. Sumabay o pakinggang mabuti ang aking babasahing kwentong pinamagatang Ang Pagbabago ni Evan upang masagot nyo ng tama ang katanungan mamaya. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Unawain din ito upang magkaroon kayo ng kahandaan para sa susunod na gawain. Handa na ba kayo? Yay! Opo! Simulan na natin! Ang Pagbabago ni Evan, isinulat ni Annalyn C. Balanon. Sinamang Nardo at Aling Pasing ay may isang anak na lalaki na ang pangalan ay Evan. Nag-aaral siya at nasa ikalimang baitang na sa kasalukuyan.
Noong una, madaling utusan si Evan. Ngunit nang malulong sa laro sa computer ay nagbago siya. Oh no! Hindi na niya ginagawa kaagad ang mga inuutos sa kanya at hindi na ito pumipirmi ng bahay. Kahit ang pagkain ay nakakalimutan na niya. Isang araw, nagreklamo si Evan na masakit ang ulo at nanlalabo ang kanyang paningin. Oh no! Agad siyang pinatignan sa mga gamot at nalaman na nasira na ang kanyang mga mata dahil sa sobrang paggamit ng computer. Na kapag hindi ito maagapan, ay maaari niya itong ikabulag. Oh no! Dahil dito, pinagbawalan na siya ng kanyang mga magulang sa paggamit ng anumang gadget. Labis na nalungkot si Evan dahil nanibago siya at nababagot sa bahay sa maghapong walang ginagawa. Naunawaan ba ang binasang kwento? Sa binasang kwento, napansin niyo ba na may mga suliraning inilahad dito? Naisip niyo ba kung paano solusyonan ang mga suliraning ito? Ngayon, ipagpatuloy niyo ang inyong paglalakbay at tulungan si Evan at ang kanyang mga magulang na mabigyan ng kalutasan ang kanilang problema. Para sa unang tanong, paano nagbago ang ugali ni Evan? Paano nagbago ang ugali ni Evan? Ikalawang tanong, ano ang katangian ni Evan noong hindi pa siya nalulong sa laro sa computer? Ano ang katangian ni Evan noong hindi pa siya nalulong sa laro sa computer? Ikatlong tanong, bakit nasira ang mata ni Evan? Bakit nasira ang mata ni Evan? Ikaapat na tanong, bakit siya pinagbawalan sa paggamit ng anumang gadget? Bakit siya pinagbawalan sa paggamit ng anumang gadget? Ikahuling tanong, ano ang naramdaman niya nang ipagbawal sa kanya ang paggamit ng computer? Ano ang naramdaman niya nang ipagbawal sa kanya ang paggamit ng computer? Handa na ba kayong ibahagi ang inyong mga kasagutan? Kung oo, tara, simulan na natin. Ang maaring sagot para sa unang katanungan, nagbago ang ugali ni Evan nang malulong siya sa laro sa computer. Para naman sa ikalawang tanong, ang sagot ay, madaling utusan si Evan. Sa ating ikatlong katanungan, ang tamang sagot ay, nasira na ang kanyang mga mata dahil sa sobrang paggamit ng computer. Ang tamang sagot para sa ikaapat na katanungan, pinagbawalan sa paggamit ng anumang gadget upang maagapan sa pagkabulag si Evan. Para naman sa ikahuling tanong, ang tamang sagot ay
Labis na nalungkot si Evan dahil nanibago siya at nababagot sa bahay sa maghapong walang ginagawa. Aba, ang galing niyo naman. Natututo na kayo. Nakatulong pa kayo na masolusyunan ang suliranin ni Evan. Bahagi ng kasanayan sa mapanuring pagbasa ang paglalahad ng kalutasan sa sitwasyon o kalagayan. Ito ay pagmumungkahi ng dapat gawin upang malutas ang problema. Ang pagbibigay solusyon ang pinakamainam na aksyon na dapat gawin sa mga panahong may kinakaharap tayong mga suliranin. Malinaw na ipinapaalala sa atin sa araling ito na bawat suliranin ay may katumbas na solusyon. Huwag tayo kaagad panghinaan ng loob kung tayo'y nakararanas ng mga problema. Mainam na solusyon ang kailangan upang hindi lumala ang anumang suliraning kinakaharap natin, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Dumako naman tayo sa unang gawain. Sa inyong learning activity sheets, samahan niyo akong basahin ang dialogo ni Hangin, Gubat, Ilog at Sapa na pinamagatang Mga Biktima. Mga Biktima. Isang araw ay mabilis na pumagaspas si Hangin. Napadaan siya kay Gubat. Hangin. Aba, Gubat, bakit tila nalulungkot ka at walang sigla ang iyong mga dahon? Gubat. Mabutit napansin mo, tumingin ka sa paligid. Noon ang mga puno'y siksikan, kaya halos wala kang madaanan. Tingnan mo ngayon, at iba't iba na ang paligid. Hangin. Oo nga, kakaunti na sila. Wala nang matatandang puno, pinutol na nilang lahat. Ilang kabataang puno na lamang ang natira. Kaya pala malungkot ka at wala kang sigla. Gubat. Tumingin ka sa dako ron? Ngayon puro bahay at gusali nang nakatayo. At sa kabila na may sinusunog ng mga kaingero ang mga puno. Hangin. Dapat na tayong mag-alsa. Magsalita na kayo. Balang araw, tuluyang makakalbo ang mga kagubatan. Wala nang pagkukunan ng mga puno. Gubat. Hindi lamang iyon. Napipinsala lang sila dahil sa malaking baha. Wala na nga mga ugat ng punong sisip-sip sa tubig ulan. Hangin. Hay, tao nga naman. Hindi nila nalalaman ang pagkawasak ng kanilang kinabukasan. At dumako si Hangin sa may ilog. Nakita niyang umiiyak ang karugtong nitong Sapa. Nakinig si Hangin sa usapan ng dalawa. Sapa. Huhuhu, ang labo-labo na ng tubig ko. Dati napakalinaw. Ilog. Huwag kang umiyak. Pareho lang tayo. Tignan mo ako, katulad mo. Halos hindi rin ako makagalaw dahil sa punong-puno ako ng basura, bulok na bagay, dumi ng hayop at iba pang basura. Sapa. Bakit ginagawa ito ng tao sa atin? Mabait naman tayo sa kanila. Ibibigyan natin sila ng malinis na tubig at lamang tubig. Ilog. Wala silang puso at hindi sila marunong mangalaga sa atin. Hangin. Hay! Nasabi ni Hangin sa sarili. Kaawa-awang Sapa at Ilog. Tulad din ng Gubat na nagdurusa. Pareho silang napipinsala ng tao. Nagpatuloy si Hangin sa pamamasyal. Napadaan ito sa lungsod. Maraming gusali, tao at sasakyan siyang nakita. Hangin. Aba, tila nangangapal ang aking katawan. Naku, ang mga usok ng sasakyan at pabrika. Napakakapal, tila dumidikit sa aking balat. Bakit kaya ako ganito? Matingnan nga kung sino ang nasa loob ng sasakyan. Tinignan niya ang nasa loob ng sasakyan. Hangin. Naku,
Naku, naninigarilyo pala ang mga nasa sasakyan. Ang driver namang ito ay walang malasakit sa kalusugan ng iba. Maitim na usok ang lumalabas sa tambutyo ng sasakyan. Lumingali nga si Hangin. Hayun at may mga taong nagsisilab ng goma at plastik. Ang baho ay tao. Kasama na rin ako ni Nagubat, Sapa at Ilog, mga biktima ng kapabayaan ng tao. Maraming salamat at sinamahan niyo akong basahin ang usapan ni Nagubat, Hangin, Ilog at Sapa. At naniniwala akong naunawaan niyo ito. Kaya naman atin nang sagutin ang mga nakahandang katanungan. Ang unang katanungan, sino ang unang nadaanan ni Hangin sa kanyang pamamasyal? Mahusay! Ang sagot ay si Gubat ang unang nadaanan ni Hangin. Ang pangalawang katanungan ay, ano ang kinalulungkot ni Gubat? Magaling! Muli, ang maaring sagot ay, kakaunti na lamang ang mga puno, wala na ang matatandang puno. Ang ikatlong katanungan naman ay, sino ang sumunod na nadaanan ni Hangin? Bakit umiyak sina Sapa at Ilog? Tama! Ang sagot ay sina Sapa at Ilog. Umiyak sila dahil puno na sila ng basura, bulok na bagay, dumi ng mga hayop at iba pang basura. Ikaapat na katanungan, ano ang natuklasan ni Hangin sa lungsod? Tumpak! Ang sagot ay napakakapal na usok na dumidikit sa balat na nanggagaling sa sasakyan at pabrika ang natuklasan ni Hangin sa lungsod. Hulit ikalimang katanungan. Bukod kina Gubat, Sapa, Ilog at Hangin, sino pa ang alam ninyong sumisisi sa mga tao? Patunayan. Magaling! Ang maaring sagot ay, sinisisi rin ang mga tao ng daigdig dahil sa pagkasira ng ozone layer. Ang mga hayop at halamang dagat ay nauubos na rin. Magaling mga mag-aaral! Hindi na sayang ang oras na ginugol nyo sa inyong paglalakbay. Ang dami nyong natutunan, kaibigan. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang inyong paglalakbay dahil may mga gagawin pa kayo. Magpatuloy at sagutin natin ang iba pang gawain. Ngayon naman, dumako na tayo sa ikalawang gawain. Basahin at unawaing mabuti ang bawat sitwasyon sa ibaba. Sagutin ang sumusunod na katanungan. Isulat sa sagutang papel. Simulan na natin. Unang katanungan. Ano ang maaring mangyari sa tao kung patuloy na mawawasak ang kalikasan? Napakahusay! Ang maaring sagot ay maaring magutom, magkasakit at mamatay ang lahat ng tao sa pagkasira ng kalikasan. Sagutin naman natin ang huling katanungan para sa gawain na ito. Ano ang maaari mong gawin upang maiwasan ito? Mahusay! Ang solusyon sa suliranin ay huwag magkalat ng basura, alagaan ang mga puno at halaman at huwag magtatapon ng dumi sa mga ilog at dagat. Lagi lamang tatandaan na ang solusyon ay ang desisyong pinag-isipan ng matagal at tinimbang kung ano ang magiging epekto nito sa isang suliranin.
Kadalasang ang pagbibigay ng solusyon ay hindi kaagad isinasagawa sapagkat kinakailangang hindi nagiging padalos-dalos ang pagsasagawa nito. Sa pagbibigay ng suliranin, maganda rin kausapin ang mga nakatatanda, mga eksperto sa bagay na iyon, at maaaring gamitin ang mga libro at internet para magiging maayos ang suliranin. Dumako naman tayo, mga bata, sa ikalawang gawain. Muli, hawakan ang inyong learning activity sheet, ihanda ang ballpen at notebook para sa sagutan. Ano ang may bibigay mong solusyon sa mga sumusunod na suliranin? Isulat ang sagot sa sagutang papel. Inyong bigyan ng solusyon ang mga sumusunod na suliranin na aking babasahin. Narito ang mga suliranin. Una, ang polusyong dulot ng mga pabrika ay malaking pinsala rin. Ang mga usok nito ay may carbon monoxide, sulfur dioxide, na kapag sumama sa water vapor ay magiging sulfuric acid. Kapag umulan, ang sulfuric acid ay magiging acid rain na pumapatay sa kagubatan at ilog. Ikalawang suliranin. Ang pagkabutas ng ozone layer ay nakababahala dahil sa tumatagos na ang matinding sikat ng araw sa ating daigdig. Nakakaramdam tayo ng labis na init. Ito rin ay maaaring magdulot ng kanser sa balat at iba pang sakit at pagkasira ng kabuhayan. Ikatlong suliranin. Maraming ilog at sapa ang tila wala ng silbi dahil wala ng isda at iba pang laman tubig ang nabubuhay rito. Patuloy silang nauubos dahil sa dumi at basurang itinatapon sa ating katubigan. Maari na kayong sumagot. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras para masagutan ito. Habang isinasagawa ito, ay mapakikinggan ang isang musika. Tiyak kong kayo ay may malinaw na naging kasagutan at marahil iba-iba tayo ng kasagutan. Gayunpaman, mainam na isaayos ito at ipasa sa inyong guro. Ngayon, maaari nating iwastong mga gawain. Narito ang posibleng kasagutan. Sa unang bilang, ang sagot ay magaling. Maiiwasan ang polusyon mula sa mga pabrika kung maghihigpit ang ating tagapagpatupad ng batas.
sa mga kautusan tungkol sa mga angkop na pagpapalabas ng mga dumi o waste ng mga pabrika. Kinakailangan may provision sila sa mga usok na lumalabas sa mga makinarya. Sa ikalawang bilang, ano naman ang inyong sagot? Tumpak. Ang sagot ay, ang pagkabutas ng ozone layer ay dahil sa epekto ng paggamit ng mga hairspray, singaw ng pampalamig na nanggagaling sa air conditioner, refrigerator, freezer, at iba pang gamit sa industriya. Bawasan ang paggamit nito. Ang hulit ikatlong bilang. Sabihin nga ang inyong sagot. Ang husay, tama. Nakuha ninyo. Mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng mga dinamita sa pangingisda. Gayon din, iwasan ang pagtatapon ng basura sa katubigan upang maiwasan ang pagkamatay ng mga laman tubig. Lubos ko kayong pinasasalamatan sa matagumpay na pagsasagawa ng mga gawain. Inyong ipinamalas ang inyong kahusayan sa pagsagot ng tama at kaayon-ayon sa mga naibigay na panuto. Maaring may mga sagot kayong iba na maaring tama, kung kaya't huwag itong walain at isabay na ipasa sa inyong module sa inyong guro. Muli, napakahusay nyo sa araw na ito. Ipagpatuloy para sa mga susunod pang gawain. Yay! Hayan, tapos na ang pagsagot. Ibig sabihin, ay dito na rin nagtatapos ang inyong maikling pagsusulit. Mayroon ba kayong gustong linawin tungkol sa leksyong ngayong araw? Huwag nyo rin kalimutang sagutan ang refleksyon. Isulat lamang ito sa inyong ipapasang kwaderno. Ipasa ang inyong sagutang papel batay sa napag-usapan ng inyong guro. Siguraduhin masusunod ang IATF health protocol gaya ng pagsuot ng face mask at face shield. Sundin din ang social distancing. At higit sa lahat, magulang ang magpapasa ng inyong gawain. Upang mas maging handa para sa susunod na aralin, basahin ang susunod na aralin sa Learning Activity Sheet o LAS sa pahina 32 hanggang 34. At dyan na nagtatapos ang ating pagtatalakay. Sa susunod nating pagsasahing papawid, kayo ay tumutok muli. Sagutin rin ang ibang mga gawain sa inyong Learning Activity Sheet. Huwag kaligtaang ipasa ang mga ito upang maiwas to ng inyong guro. Aming pinasasalamatan si Efrem E. Reyes na masigasig na scriptwriter para sa episode na ito para sa team ng Radyo Eskwela. At gayon din ang buong Radyo Eskwela sa Isabela Production Team para maisakatuparan ang learning broadcast na ito. Ako'y nagagalak na naging kasama nyo sa isang maaksyong paglutas sa mga suliranin. Ako muli si Teacher Daniel Louis M. Penaribe. Nagpapaalalang anumang suliranin na kinakaharap natin, ipanalangin lang natin sa poong lumikha ng sanlibutan, higit tayong maging matatag, may lakas at gabay upang ito ay masolusyonan. Hanggang sa muli, paalam! Patuloy! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang maiiwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!